I am Kuya Alvin, and this is a vlog about a group art exhibition entitled Positivity 3, held at the Event Center, SM City Book 1. Here is a rundown of what happened during the opening ceremony and how I interviewed 6 artists coming from Agusan del Norte. I hope you enjoy the rest of the video. Positivo Rosa kaalagad sa alampat, ladies and gentlemen, Michael Bacol. Nakita po na po mga artworks din nga not only mga paintings, no, not only oil on canvas or acrylic on canvas, but nainain-lain ng mga medium, no? And it's really good kay especially nga mahal na kay mga kwanto mga art materials, no? And then you inyong gikuan, inyong ipakita na dili lang acrylic on canvas, dili lang oil on canvas ang inyong ipakita sa inyong art, but mga found objects, no, mga nakita niyo sa lain-lain ng mga sa paligid, no. Hello, good evening. Good evening, everyone. So what I can say is you are always welcome here in SM. So we are glad that with the mall management that you have chosen us to be your venue, and we are hoping for more partnership in the future. And thank you very much, and good evening. It's RSM. Sinan, Kabadbaran City. Kani akong trabaho, almost kuana, 10 years kong kapin. I think nga, nag-sugod ani, as visual artist. Din, ipol ko ani, nagkuhan, nagtudak po ko, tulog atuig sa CECUCC, kuhan, drafting, o kung technical drawing.
I'm Marlijo Labas from Villa Palagio Butuan City. I'm 24 years old. My name is Lester Garcia. Nag-school ako sa Tarago State University. Ang aking course is Agricultural Technology. Third year student. Ako si Jenny Caro from RTR. Ako sa student sa CCC called Paranormal. My name is Sheena Marie F. Declarado. Ka-school ko sa Agay National High School, GSRDR, and gikan ko sa Panay Tayon, RTR, Agusan del Norte. Hamilton Janilo Basano. Nag-school ako sa Mugalian National High School. Hello po. Can you please tell us the process and duration of making your artworks? Sa gikas sa imong kaugalingon, no, kanang mag-observar ka sa imong asa ka karon nga nagpuyo sa palibot, then sa mga panghitabo nga naa sa imong palibot, so dito ka makakuha og idea kung saan nimo pagkuha sa imong painting. Although kanang sometimes hangod mangita mo gyud pug reference, so dili pud ta na artist nagapokus pud sa ilang kaugalingon, so nangita gyud sila og kanang makakuha og idea. Pero at least naala sila yung guide ba. So ana, depende po na sa imo kung giyon saan ba plaster. So magbuhat yung ka o kung nakakuha na kang idea sa imong mga painting. So yan, magsugod ang imong figures. So follow up din na ang katong mga lines. Diba? Then ang katong yung mga values. After sa values, gikan sa light to dark. So ato na po ka sa iyang colors. So for me, ang pagbuhat sa usa ka painting or kaning tawag obra is depende na sa sakwan, depende sa subject, no? Depende na siya kung sa imong approach. So for me, sa akong style is I like kanang mga kuan, kanang mga realism, kanang medyo fine but medyo kuan naman good kay ang akong focus with ang kanang brush strokes niya, no? Brush strokes is pinakaimportante at least kay separate magud ang painting sa brush strokes kaysa katong fine kay kung magutu siya kanang mura siya o ga-edit ko Photoshop, no? So ako po ko is brush strokes at least ma-recognize yun siya nga gawa siya nga painting. It will take siguro mga for me portrait is mga 3 to 4 hours, so depende na sa kanapon din kaning large painting, so 1 week gini siya sa so, mga realistic lang pero mag hyper na ka, so it will take siguro mga months to detail da kanang yung mga sulod dyan sa painting. In my paintings, usually mas taas ang period dito sa drafting, sketching, and ideation na part. Sometimes kay it takes 1 week or 2 weeks, but the actual na pag-paint is usually, if inanin na size, usually 3 days. Ang akong artwork is naman siya 1 week before nag-sibit kay kanang daghay mga pagbuhat sa school, so kamay ra akong time, so ako nabuhat is 2x2 lang pero nag-record ako yung time, so para maigo ang time nabuhat ko is 2x2 lang. Ang style ako sa art is gusto na ako vintage style ko. Kasagaran sa mga artwork karoon is more on colorful din. Nagasabay sila sa 21st century. Ang akong gusto is mabalik sa like mabalik sa panahon na paraan din ako vintage to explore ko sa ilang style sa old masters din mapakita ang ang nindot sa makaraan bito ng mga sao. So na ako, matanaw sa tao kung unsa ka nindot na sa unang panahon bito ng sa to compare what is kaya na kasi pala hindi ay karoon ng sao. Almost happy mag-1-5 siya ng mga naman sa PC kayo ko siyempre ba so hindi ka na ibon it off or may free time. So, sir, kani nga artist na ko, sir, is one week lang yun ni siya, sir. Tapos, kining, pan, mga 1 week ni siya, and then, wala, kani, katong
adisa i-English day, wala pa rin siya na human kay wala na katungga bagi-bagi sir niya na makwit na mi ako kay na bahaan mi and then pagka buntaga na nag-disayon ako uli kay panagi Jesus di human ako di dali na ako human so kuan ang panagi sir niya busy po sir ba kayo sa mga school works and then mga panpa mga ibang activities nagalit ito ng mga 3 days kasi nag-aaral ako sa ano eh may mga priority din sa buhay na dapat din tatupagin pero kung passion mo talaga ito hindi mo talaga may iwanan kasi ano eh yung puso mo nasa no, nasa art kaya kung kahit gano'ng ka-busy maglalari ka talaga ng oras. So, my next question ko po is who and or what inspires you po to continue making art? Is it a fellow artist, a family member, or a vision perhaps? Okay, so sa akong focus karon is kanang yung pinaka-inspire na ko is naman na akong pamilya kay sige mangin po ko agugot sa ila o kanang kusog at least bisan todo sa mga trials padayon dia po siya no kay please kaning art manggod is murag sa general lagi siya is stress reliever gid siya so ma ang imong mga siguro na kay mga trials mga kaguol imong ma-release dito sa imong art so it's up to you kung unsa ang pag manage so mo gina pinaka number 1 kinanglan focus lang and then kung nagyo kay asa breadwinner maning kamot ka na imo lang inspired ang iyong pamilya yun na maka-supportal din sa iyong panginagdutan? First is, na-encounter na akong artist during pandemic. So, my goal is to find unsa man dyan akong passion. And, tong since na nakita na akong art, siguro, one of the reason is, I just want to kanang to experience kali ang to experience the fun in making art and na-inspire po ko sa other artists po na makita na po sa ganun sa internet like ato sila Salvador Dali, Rene Magritte and na po ko yung mga friends po who are also artists na nag-inspire po sa ako to pursue art. Karon ano man kadali man kwan dili ra man pag tigbig man sa kadali wala ba art man sa wala ay is sa imo kalibutan so atong ina celebrate karon is dili lang tigbig ang artist ko sa dahil na So ang nag-express ako sir nga ini magpadayon aning art is man ako family sir das ako mga kini ang mga ko artist sir then nakita na ko sir nga dili sa Agusan dili sa especially dili sa Butuan is bagag artist labi na dito sa amo sa RTR nakita na ko nga bagag mga young artist nga sa edad lang nako then nakuha na ko sir ba nga sila gusto sila nga i-showcase ang ilang talent but di nila mahimo kang murag kulang sa opportunities so ang akong answer is unsay akong matun-an unsay akong ma-learn gikan ani nga kining mga dagko nga artist nga akong naila is ako pong i-share sa ila sir then murag kan just kan mag-take ta and then mag-hatag mo ba sa uban share your blessing other artist na makita ko labi na lalo na sa kanilang mga artwork tala nito, maganda kahit saan ako makatingin sa art walang wala talagang ano sa art walang
pangit, lahat maganda. The way kung saan mo siya pag-express, saan mo siya pag-analyze. Last question ko po is, can you give some words of encouragement for those young people who wanted to take a hand on making art? Akong kabahin kay kanan mo dito nagsugod sa kanang bali starting point ni mo nga mo sugod ka nga sa linya ning pagpamintal or kaning term nga painting ba visual arts. So kinahanglan katong mga nagtuon pa or katong kusunada gyud padayon lang no bisan og niyo ka nga namugitan nga sa ikaganahan sa imong trabaho. So kinahanglan padayon lang at least mao mo gina di man ka mo improve kung di po gamuagi o kanang training. So train lang din inyo yung ginalan para yun nga di mo ginang ma-discourage na may time nga ma-discourage ta para yun lang yun kung unsa may inyong ganahan no dili man ako sa ukaw galingon dili man ko fine art graduate o sa man ko ka graduate sa kuan akong kurso is BSIA Bachelor of Science in Industrial Education. So nag-medyo lang po kung drafting which is related rapod sa drawing but ang sa drafting lang is kuan lang yun siya structural. So kaning akong pagpamintal, kaning pagpainting is focus good siya sa katong nanay mga tawag ito, portrait, mga landscapes or unsa pa man yung mga natad sa art or kaning sa visual art. So kinahanglan na yun, sana ako usaro ikasulti sa katong mga batanon nga mga nagsugod, mga kinahanglan na yun nga magpadayon, ayaw ka-discourage. Kinalan disiplina sa kaugalingon o labi na po pag-respeto po sa imong mga kauban o katong mga tao sa gawas maay ka mo hatag sa imong relasyon o maay po sa uban. Okay. Ako ikaingon is first is kuan to genuinely kanang ila-ilahon ka itong kaugalingon kay dira man natong himuon kung sa jud atong gusto. And then after nato ma-realize kong na if gusto jud natong art then I think it's important po na kuan kanang to read a lot gani like dili lang ilimit nato ato ang knowledge and reading sa art also but we have to kanang i-explore po, i-explore ang atong self sa other subjects like astronomy, music, history, especially there is a local history kay butong ingon ni James Gurney na kuan a plant will grow in rich soil. So same po sa tong art, if daghan tay ideas, daghan tay knowledge, so mas makabuhat ta og better na artworks and mas dili lang artworks na for aesthetic purposes but also artworks that have meanings kali and reflect mo sa inaasa ka and always follow your passion. Ako lang pa nang maingon sa mga subod ba or kaya gusto mag-start sa industry sa arts, kanang always practice then believe in yourself. Ang kinahanglan naman is trust and your quality. Ang hindi is accept the mga critics na ba na sa mga kahit sa mga artist kayo. Mawanay ang kanang hopo siya imo and then kagan kay manong sa ila dalita na to kanang kung nasalayin mo na critics sa pagdili na ito damdamang case na atong push sa ila o na atong hatag atong press para mapakita sa ila na at prove them wrong kayo wala may kanang lain or kanang hindod sa arts or na makita natin sa pagdili is what about arts sa kanang Ang
akong i-encourage sa inyo is, kung mali ang ihingon sa uban nga, walay future sa art. Actually, ang art, kanda kinimurag nagsalamin siya sa atong kultura, nanani siya sa atong kultura, mali kayo nag-ihingon sa uban nga, walay future sa art, na kwan lang, ang ato lang is atong i-improvise maning pamunta, atong ikuan ang atong skills kay kan bisa mo anak ta nga atong ingon nga kita dili wala tay talent ani dili ni atong dili na atong lugar dili na atong area pero kung ato lang i mag dito lang ta at mag explore magpal man ato nga kaya day nato so nandong dili ta magkuan lang sa atong comfort zone dapat mugawas pud ta ba mag explore ta kay may mga buta nga kaya day nato walang ta nakabato. Ako dili pa mo yung professional artist na nag-apply lang ani para napugo ma mapasyo po na ang talent na napugo hindi po ko ma-upanda. Sa mga gusto na lang mahimong artist po para na ako na yung mga pangandoy labi na gusto ginato tumana itong pangandoy labi na nga gusto kita ma-artist ma-legit nga artist, professional artist padahal lang sa itong mga ipang buhat na ayun lang mo na may mga bad days nga mabot na po yung mga problema pero ayaw ninyo ilabot sa art kaya ang art man yun mao ni atong peace mao ni atong nagawasan sa atong mga hinanakit hindi na nga natin problema mao ni art nila itong malulan so mao na ito ayaw mo ka-discourage kaya ako daghan po yung mga days nga di ko mawadag uga na sa passion labi na ni hindi mo tani nga daghan yung mga kwan na ni mga yung nahuna o masakto ba ni or sa ada kita tahu anak kay kita tahu orang kita nama kita nama soal na kini Indonesia nindot pero sa uban mata lebih siya. Thank you for watching the entirety of the video. I hope that you learned some nuggets of wisdom from the experiences of these artists. Please don't forget to like and subscribe to the channel, Arlie Valen Illustrated. Thank you and God bless.